Dear my friend, this is your friend Carl Serrano. Kung first time mong umattend dito sa Q&A session na ito, bibigyan muna kita ng konting introduction para at least may idea ka kung ano ba yung tong Q&A session ito at para saan ba ito. So, ang Q&A session na ito ay para masagutan ko yung mga tanong nyo ng live. Kasi kung nanonood ka ng YouTube, sa YouTube channel ko, ng mga YouTube videos ko, at kapag nagtanong ka kasi doon, medyo matagal bago ko siya masagutan dahil sa dami din ng mga nagtatanong. Pero hindi katulad dito sa Q&A session na ito, na pwede ko na kaagad masagutan yung mga katanungan mo kapag nakita ko, lalo-lalo na kapag nauna kang nagtanong. Kasi itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Philippines time. So kapag maagap ka, nauna ka nagtanong, una kong mababasa yung mga katanungan mo. So ang Q&A session na ito ay para sa mga network marketers na gustong matutunan kung paano magiging successful sa kanilang mga network marketing business regardless kung anong kumpanya ka kabilang. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na paraan, pwedeng-pwede sa'yo ang Q&A session na ito. So imaginein mo na lang na kung ikaw ay uma-attend sa mga new members orientation, new dealers orientation, or kung ano man ang tawag nun, yung mga seminar. Kung umattend ka sa mga ganun, parang ganun lang rin ito, pero online at pwede sa lahat ng mga networkers kahit saan kabilang ka na network marketing company. Meron lang tayong isang rule dito sa Q&A session na ito. Ang rule lang naman natin ay bawal tayo mag-mention, mag-comment, mag-promote ng network marketing company na kinabibilangan natin para hindi ka ma-block dito sa page na ito. Kasi irespeto natin yung ibang mga network marketers dahil magkakaiba tayo ng kumpanya. I am currently building in my own network marketing company, pero hindi ako magpo-promote ng networking company ko dito dahil ang goal nga nitong Q&A session na ito ay masagutan ko yung mga katanungan nyo at matulungan ko kayo na maging successful sa inyong mga negosyo sa ethical na paraan. Yun ang pinaka-purpose nitong Ethical Nation na movement na ito. Dahil gusto natin na mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga scammers at mga unethical networkers. Ang pinakarason kasi kung bakit pangit sa pandinig ng mga tao ang network marketing ay dahil sa sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers na nagkalat dito sa Pilipinas. Dahil mas marami sila, pangit pa rin ang tingin ng mga tao pagdating sa negosyo natin. Kaya ang pinakang goal, ang pinakang vision ng Ethical Nation, itong movement natin, ay para mas dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas. At kapag mas madami na yung mga ethical networkers, magiging maganda na sa pandinig ng mga tao at magiging professional ang dating ng ating industriya sa mga tao, sa mga prospects na hindi pa involved dito sa negosyo natin. At ang pagbabago na yun ay magsisimula sa'yo, and then ipapasa mo din sa mga members mo. So yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay community ito. Ito ay isang movement, hindi to kumpanya. And kapag ikaw ay isang networker na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, automatically part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. So sa pagtatanong, i-comment mo lang dyan sa ilalim or kung saan ka man nanonood nitong live na ito, comment mo lang yung tanong mo, and sa pagtatanong, be specific as much as possible. Okay, maging specific ka sa mga itatanong mo para masagutan ko siya ng maayos. Kung sakali man na dalawa yung tanong mo, tatlo yung tanong mo, marami kang tanong, pagbibigyan ko muna na sagutin yung ibang mga nagtatanong para mabigyan ko rin sila ng chance kasi umattend din sila. Pero kung sakali na wala nang ibang nagtatanong tapos puro tanong mo na lang, edi sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. Ang mga isasagot ko sa mga katanungan nyo is based on my experience. So ibig sabihin, hindi ito yung nabasa ko lang sa isang libro, narinig ko lang kung kanino. Sasagutin ko kayo kung ano yung kailangan nyong marinig at hindi yung gusto nyong marinig. So kung ikaw ay medyo balat sibuyas o medyo sensitive ka or madaling masaktan yung feelings mo, I do not recommend na manood ka nitong Q&A session na to kasi real talk ako sumagot sa mga tanong. Kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko na hindi ko alam dahil hindi ko rin naman talaga alam lahat. I've been doing this business, I've been in the industry for almost 7 years na as of the making of this video. This year is 2020. So medyo matagal ko na rin ginagawa ang negosyo na ito. So kapag ka nagtanong ka sa akin ng mga bagay na outside network marketing, sigurado ako na malabong masagot ko yan. So huwag sana kayong magtatanong dyan ng mga tanong na hindi naman, wala namang kinalaman sa network marketing tulad ng stocks, investment, trading, or cryptocurrency, or kung ano-ano pang mga bagay na yan dahil hindi ako qualified na sumagot sa mga katatanong nyo about doon. Okay, itanong nyo yan doon sa mga ibang expert. Hindi ako expert pagdating dyan. Masasabi ko lang na expert ako pagdating sa network marketing. Sa bawat isasagot ko sa inyo na based on my experience, hindi nyo kailangang maniwala.
hindi nyo kailangan na sundin kung ano yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang ng aking experience. Based on my experience and based on my opinion, kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung hindi nag-work sa akin, yun lang ang i-share ko sa inyo. Pero hindi kayo required na maniwala. Okay? Hindi ko kayo be-brainwashing, hindi katulad ng ibang mga uplines na sa kanila ka lang dapat makinig kasi sila yung successful. Hindi ako ganun. Nasa sayo kung maniniwala ka, kung sa tingin mo ay hindi tama yung sinabi ko, kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, huwag ka maniwala, huwag mong sundin. It's fine. Ang sa akin lang naman, sinagot ko lang naman yung tanong nyo based on my experience. So, i-mention mo yung iyong mga teammates, yung iyong mga members, o yung any friends mo na network marketers na alam mo na magbe-benefit dito sa Q&A session ito. I-mention mo sila dito sa live na to, i-share mo to sa kanila, i-share mo sa Facebook group nyo, sa GC nyo, or whatever, kung sino man yung pwedeng matulungan nitong ating Q&A session. Meron lang akong isang healing sa inyo since wala naman kayong binabayaran sa panonood ng training na ito. Kahit yung mga YouTube videos ko, kung nanonood na kayo nun, o yung mga Facebook videos ko dito sa Facebook page na ito, kung saan kayo nanonood, wala naman kayo binabayaran dyan, di ba? Libre lahat yan. Pero ang isa lang ang healing ko, i-like mo tong Facebook page na to kung saan ka nanonood and i-click mo yung See First. Kapag klinik mo kasi yung See First, manonotify ka ni Facebook sa tuwing meron tayong live. Para kung sakali, halimbawa, nakalimutan mo, hindi ka nakapag-set ng reminder, tapos nag-live tayo, magbibigay sa'yo ng notification si Facebook kapag live na tayo. So that is every Friday, 8 PM Philippines time. At kung hindi mo pa alam yung YouTube channel ko, i-search mo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, na may K. Okay, K yan, hindi C. So makikita mo na kaagad yung mukha ko dun sa YouTube channel ko na yon. And then, pwede ka mag-subscribe dun, panoorin mo lahat ng mga training videos dun, kasi dun mas maraming mga training videos and mas technical yung mga itinuturo ko doon kasi recorded yung mga training na yon. So yun lang yung healing ko, like mo lang tong Facebook page na to, click mo yung See First and mag-subscribe ka dun sa YouTube channel ko. Nang sa ganun eh, mas ganahan pa ako na gumawa ng mga content para sa inyo. And finally, last na to, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. Sa ebook na yun, dun mo matututunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Do sa ebook na yun, nagbigay ako ng mga sample inviting scripts, sample prospecting scripts na pwede mo na kaagad gamitin sa prospect mo para magawa mo siyang maging interesado sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Pero take note, hindi ito magic, walang magic sa ebook na yon, at hindi pwede yon ebook na yon sa mga tamad. Kung ikaw ay nag-expect ng parang magic o mga budol-budol words na mga ganun na pag sinabi mo automatic na yayaman ka na kaagad, sasali lahat sa'yo, walang ganun. So kung ganun yung in-expect mo, hindi yun para sa'yo. Unlimited Prospect Handbook, para yan sa mga masisipag at sa mga tao na ina-apply kung ano yung natututunan nila. So kung interesado ka na malaman, hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. Makikita mo kung nanonood ka nitong video na to sa Facebook, makikita mo sa taas yung description. Kung nanonood ka nito sa YouTube, makikita mo naman sa ibaba. So with that being said, magsimula na tayo sa ating Q&A session. Alright, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat. Nasang parte ka pa man ng mundo ngayon. Welcome sa ating Q&A session. So sa mga first timer, comment kayo dyan ng first time para mabigyan ko kayo ng special shout out, no? Special shout out sa mga first time natin. Kung first time mo manood nitong ating Q&A session, kasama ka dun. Okay, sa mga first timer, comment kayo dyan. Okay, sa mga nandito na, okay, bibigyan ko muna ng ano, pinakang unang shout out, yung pinakang unang comment na nakita ko. Okay, from Mylen. Mylen Casas Vallejo. Sana tama yung pronunciation ko. Pinakang unang comment na nakita ko dito. So, shout out sa iyo, Mylen. Payaman ka. Okay, so shout out na din sa mga nandito na, sa mga payaman natin. Yung meaning is, meaning nun ay yung mga palaging umaattend, yung palaging nandito, yung complete attendance. Okay, so ayan si Josephine. Okay, isa to sa mga pinakamasipag kong member. Okay, Jerome, shout out kay Jerome. Kay Walter, GN, kay Claystone. Okay, isa to, isa rin to sa mga masipag. Okay, sa amin, sa Team Genuine. Okay, Claystone, Dairin, si Coach Junjun. Isa sa mga leaders. James, Andro, sino pa? Lota, tama ba? Lota? Lota, Janet, Vanessa, Juliet, kay Vicmar, kay Marvin, kay Justado, from Antipolo, Dominic, kay Nix, Nix, tama? Nix. Martin, Jesmar, Jen, ayan, Eloisa, Sarkia, ayan, shout out sa inyo.
Jose, tama? Jose Paulo kay Coach Lubin. Palaging first time, no? Palaging first time, palaging bago. Alright, ayan, sa mga first time, shout out sa inyo. Ay, ito pala, ayan, si Gerald, okay, shout out kay Gerald Soriano. First timer kay Sarkia Talas. Ayan, tapos, sino pa? Meron pa mga nandito, kay Obet. Sino pa? Flor Deliza, Marites, Reynold. Ino, ano yun? Inoij? Yung hirap ng pronunciation nun, ah. Kay Lovely. And Monica, first time. Ay, Monica Ronsol, first time. Racer Alonso, first time. Erwin, kay Coach RJ, Marites, Vivian, kay Coach J, Jonah. Alright, sa mga first timer dito, I hope na makasama namin kayo every Friday 8 PM Philippines time. Ito pa si Carmena Abaracoso. Pasensya nyo na kung mali yung pronunciation ko. Sa mga first time sa inyo, sana makasama namin kayo dito every Friday 8 PM Philippines time, no? Pwede kayong umattend dito sa ating Q&A session kung saan pwede kayong magtanong ng anything about your business, kung saan kayo nahihirapan, no? Yun lang ang rule natin, nabanggit naman dun sa introduction kanina, no? Bawal lang tayo mag-promote, magbanggit, mag-mention, mag-comment ng any network marketing company. Para ang mangyari is ito yung common ground nating mga ethical networkers, even though magkakaiba tayo ng kumpanya. Okay, kasi ako hindi naman ako magpo-promote ng kumpanya ko dito, eh. Okay? So, para common ground natin siya. Para sa mga ethical networkers at sa mga gustong maging ethical networkers. Alright? So, simulan na natin yung pagtatanong para masulit natin kasi it's already 8:11 and before mag 9 PM, tatapusin ko na to kasi meron pa akong training after nito. Okay, sa mga members naman. Alright, so meron naman ako nabasa na tanong. Buti naman. Okay, hindi na ako maghihintay. That's great. Okay, yung mga unang nagtatanong, yun yung mga unang yayaman. Narinig nyo na ba yan sa seminar? Yung mga unang nagtatanong, yan yung unang yayaman. Naalala ko nun dati, pagka yung ganun, no, palagi ako nagtatanong, hindi naman ako unang yayaman. Pero napunta pa din naman dun. Okay. So, yan. Hanap tayo, meron ako nakita kanina. Okay, from Walter, ano po yung effective na paraan para makapagpasali ka sa cold market? Yung cold market mo, gawin mong warm market. Okay, so ano yan? Tawag dito? Tinuro ko rin to sa Unlimited Prospects Handbook. So kung wala pa kayo nun, check nyo yun mamaya pagkatapos nitong ating training. So ano yung ibig sabihin nun? Diba usually, ang napapasali, meron kasi tatlong klase ng market. Okay? Cold, warm, hot. So, merong mga, usually, yung mga tao na merong, madalang sa atin na pumapasok sa ganitong klase ng negosyo, yung may hot market. Usually hanggang warm lang. So meaning kasi nung hot market is yung talagang may tiwala na sa'yo. Kung anong i-offer mo, bibilhin niya. Kasi may, let's say, katulad nito, yung mga may authority, like, di ba, pulis ka, may mataas ka na ranggo, or principal ka, or barangay captain ka, o yung mga ganon. So may authority ka, may certain authority. Eh madalang naman yung mga ganon dito sa industriya natin, sa network marketing. Usually, ay mga walang ganong authority katulad ko. No? Hindi ako nagsimulang ganito. Hindi ako nagsimula na hindi nyo naman ako kilala 5 years ago. So, halos lahat kayo na nandito, hindi nyo ako kilala 5 years ago. So, ibig sabihin, nagsimula din akong wala. Kaya, majority na ganun. Warm market lang. Meaning, yung mga kakilala, kaibigan ka, mag-anak, warm market is meron na tayong relationship sa kanila. Cold market, walang, hindi natin kilala, di tayo kilala. So, ngayon, kung hindi mo, una sa lahat, kung hindi mo pa na-approach yung warm market mo, sila muna unahin mo. Kung natatakot kang ma-reject, yari ka dun. Okay, yan ang pinakang problema ng mga nagsisimula. Pinakang unang challenge. Okay, hindi problema. Pinakang unang challenge ng mga nagsisimula ay yung takot sa rejection. At normal lang yun. Lahat tayo dumaan dyan. Natakot din ako sa rejection noon. Lalo-lalo na sa friends, family, relatives, ganyan. Masakit ang rejection na nanggagaling sa kanila. Pero, ito yung palagi kong sinasabi din sa mga members ko na yung pinakang masakit na rejection, yan yung pinakang magpapatatag sa'yo or magpapakwit sa'yo. So kung mag-quit ka sa ganong klase ng rejection na manggagaling sa relatives war market, nasaktan ka, nag-quit ka, hindi talaga para sa'yo yung pag-asenso. Sa kahit anong industriya ka pumunta, hindi para sa'yo yung pag-asenso. Okay? Kung dahil lang doon, tumigil ka na ng dahil lang doon, okay lang ma-down, okay lang masaktan, pero hindi okay yung pag tumigil ka, nag-quit ka ng dahil lang doon, napakaliit na bagay. So yun. Kumbaga yung war market, yan yung training ground. Kasi walang ibang tanging paraan, no? Walang ibang paraan para ka tumatag sa rejection kundi sa pamamagitan ng rejection.
Hindi yan yung kakapanood mo ng training, kakamot, papanood mo ng mga motivational videos, then kinabukasan hindi ka na natatakot sa rejection. Hindi ganun nag-work yun. No? Parang ganito yan. Paano ka matututong maglangoy? Kakapanood ng training? Nanunood ka ng how to swim? Doon ka ba matututong maglangoy? Diba? Kahit anong panood mo dyan, kakapanood mo dun sa training ng paano lumangoy. Pag naglangoy ka, makakainom ka pa rin ng tubig, balulunod ka pa rin dyan, no? Ma-experience mo pa rin yung ganun. Kahit anong training, kahit 1,000 beses ka pang manood ng training, kahit 1,000,000 times pa. Kasi yung experiential learning, yun ang the best learning. Diba? May kasabihan na, ano daw, experience the best teacher. Learning from others' experience is the best teacher. Personally, sa opinion ko, di ako naniniwala doon. Yung learning from others' experience is the best teacher. Hindi ako naniniwala doon. Okay, naniniwala pa rin ako na experience is the best teacher pa rin. Okay, bakit? Learning from others' mistakes is the efficient teacher. Para sa akin, efficient. Bakit? Hindi mo na kailangan maranasan pa. Kasi may mga tao na kahit alam na nilang mali, nakita na nilang mali, ginagawa pa din. No? It's either tanga yan or matigas ang ulo. So magkaiba 'yon. Okay, magkaiba 'yon. Yung tanga is yan yung ano, alam niyo na, tanga. 'Di ba? Yung matigas ang ulo, gusto niya rin ma-experience. Ako 'yon, matigas ang ulo ko. Sinabi na nung upline ko na mali yan, 'wag mo subukan. Nagko-curious pa rin ako, gusto kong subukan. Nagkamali ako, tama yung upline ko. Okay, sige, tama yung upline ko. So ako matigas ang ulo, pero hindi ko siya sinisisi. Kasalanan ko 'yon. Nag-risk ako. Okay, para at least malinaw 'yon. Pwede mong gawin 'yon. Okay, nasa sayo naman 'yon. And 'yun rin 'yung sinasabi ko sa mga members ko. Kung may gusto kong i-try, as long as ethical, sige, try niyo. Hindi ko tinuro, try niyo. 'Di ba? Pero wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo kung ano man ang maging result niyan. Positive result, kumita ka, kasalanan mo 'yon. Hindi ka kumita, nagkamali ka, kasalanan mo 'yon. Okay? So at least naiintindihan niyo na 'yan. So ganun din pagdating diyan sa invitation. So 'yung warm market muna 'yung unahin mo. Kaya ko 'to in-explain sa inyo para maintindihan niyo. Na-reject ka, masakit yan, namnamin mo yung rejection. Okay? Pero hindi naman porket nireject ka nila, is nireject ka nila forever. Okay? Hindi naman ganun yun eh. May follow-up naman eh. Usually, nireject tayo ng warm market natin kasi kilala nila tayo. Yun yun. Di ba? Meron yung biro sa mga seminar, di ba? Yung ganun, yung ginagawa nilang biro, yun yung sali ka na sa akin, pre, kasi kilala mo naman ako eh. Tapos ang sasabihin ng prospect, eh kaya nga ako di sumasali sa'yo kasi kilala kita eh. Di ba may ganung biro sa seminar? Ayoko kung alam nyo yun. Alam nyo ba yun? So comment kayo dyan. So ibig sabihin mga old school din kayo katulad ko. Alright, so ganun yun, okay? Kaya hindi sila naniniwala sa'yo, especially pagdating dyan sa usapin yung pag-assess. Kasi kilala ka nila eh. Lalo na kung luko-luko ka before ka magnegosyo. Yeah, puro ka gimmick, puro ka gala, puro kayo kalokohan, especially yung mga ano, hindi lang naman to sa mga bata eh, pati na rin sa mga millennials, no? Hindi naman porket millennial tayo, hindi na tayo loko-loko, di ba? So, mahirap talagang pagkatiwalaan, sasabihin mo, asenso, ganyan, ganyan. So, another thing na pwede mong gawin, instead of inviting them na sumali ka agad sa'yo, sa business na ginaano mo, in-offer mo, bentahan mo muna ng product. Mas madali 'yon. Okay? Mas madali 'yon. Meron akong YouTube video about doon, panoorin niyo na lang. Hanapin niyo na lang 'yung YouTube video ko about diyan. Bentahan mo lang siya. Okay, bentahan mo lang sila. Mas madaling magbenta sa warm market. Okay? Kasi walang resistance, mababa 'yung resistance eh. Pero pag nagbenta ka ng product, wag na wag mong sasabihin 'yung ganito. Halimbawa, bibili na. Bibili na. Tapos bigla kang hihirit na, alam mo pag nag-member ka may discount ka diyan. Tapos ganito, bibilog-bilog ka na para kang tanga noon pag ginawa mo 'yon. Okay, hindi ganun ang ibig ko sabihin. Bentahan mo lang talaga. Pag na-satisfied sila sa product, nagustuhan nila yung product, umulit, pwede ka na mag-offer ng membership. Naka-recruit ka na. Kung ayaw niya, bibili pa rin siya ng product, di ba? Win-win! Di ba? Tama, correct, or right? Di ba? Power pa yaman, di ba? So yun, pagdating dyan. So instead, usually kaya kayo, naintindihan ko, walang problema. Okay, usually kaya kayo gusto niyo mag cold market kasi hindi masyadong masakit yung rejection. Takot ka sa rejection hanggat hindi mo nalalaman. Yan yung pinakang ugat ng problema. Yan yung pinakang unang matinding challenge ng baguhan. Hanggat takot ka diyan, hindi ka aasenso, taga mo yan sa bato. Nga? Taga niyo yan sa bato hanggat takot ka nang nare-reject. Hindi ka aasenso kahit kailan, taga mo sa bato. Okay, takot ka na nagkakamali, halos same lang din. Ganun din. So, yun yung kailangan mo ma-overcome. Once na ma-overcome mo na yan, the rest madali na. Ang dali na ng the rest. Yun lang pinakamahirap sa simula eh. Yun yung pinakamahirap na challenge sa simula. Alright? So, I hope na
sagot ko yun eh. Pag ako sumasagot oh, sa mga baguhan, alam nyo naman, binanggit na dun sa intro. Hindi ako yung sasagot na, paano magpasali sa cold market? Budul-budulin mo. Diba? Hindi ako yung ganong direct to the point na sagot. Hinahanap ko kasi kung ano yung ugat ng problema. Bakit ganun yung tanong? Alright? Wala naman kasing magic trick. Sabihin mo lang tong script na to. Magdasal-dasalin mo lang to, automatic sasali sa'yo. Wala naman kasing ganun eh. Diba yung script usually, yan lang yung nagpapadali ng trabaho. Okay? Kahit pa mayroong psychology yung script, hindi yan guaranteed na nag-work. Alright? So, yun. Kaya kailangan mo siyang itry ng itry hanggang sa makabisado mo siya. Yung mga ganun-ganun. Alright? So, I hope nasagot ko yun. Power ba? Payaman ba? Unang tanong pa lang yan. Okay, next question tayo. Dito meron ako nakita. Okay, from Obet. Tanong niya, anong klaseng leadership ang ginagawa mo sa iyong mga downlines na parang boss na acne pa? Boss na acne pa. Grabe yun ah. Diba? Sa akin kasi, dati kasi, ang ginagawa ko kapag kaganyan, binabasag ko yung kaluluwa nila eh. Ngayon hindi na, mabait na kasi ako. Dinudurog ko yung mga kaluluwa nila eh. No, kapag ka merong ganyan, halimbawa, acne, meaning naggagaling-galingan. Alam ko na yan na-apply, no? Asan resulta mo? Alam mo na pala eh. Asan resulta mo? Diba? So, ganun ako before. Ngayon, mabait na kasi ako. So, ako, ang ginagawa ko na lang, hindi ko na pinakakialaman. Next. Sayang oras. Para sa sayang oras ko. Yun yung na-realize ko nung lumalaki na lumalaki yung grupo ko. Sayang oras ko sa mga ganito. Hindi naman ito yung hinahanap kong member eh. No, hindi naman ganyang klaseng downline yung hinahanap ko eh. Hindi naman ganyang klaseng downline yung bibigyan ko ng time and effort para umasenso. Kasi sayang oras ko sa mga ganyan. Kung alam mo na pala, bakit mahirap ka? Alam mo na pala eh, asan ang resulta mo? Sayang oras ko. Diba? So instead, bahala ka sa buhay, mahanap ako ng iba. Yan. Kaya kayong mga leaders, kayong mga uplines, no? Dapat ang main focus nyo is yung mga profit-producing activities. Yan yung paulit-ulit ko sinasabi sa mga leaders ko. Hindi keeping, hindi training, diba? Hindi yung mga yan. Profit producing activities, meaning selling, recruiting. Kasi yun lang yung tanging paraan para kumita. Hindi ka kikita sa keeping, hindi ka kikita sa training. Hindi ko sinabing hindi importante yon, pero less time sa ganyan. Kasi sa amin kasi meron ka naman kaming sistema eh. Nakasistema naman. Pero hindi ganun, kumbaga kung wala ka nung 5Ms, halimbawa kulang ka sa 5Ms, hindi ka na magte-training, hindi ka na magki-keeping, hindi ganun ang ibig ko sabihin. Konting oras lang. Let's say na, depende sa dami ng members mo. Let's say na, halimbawa, ito kasi may mga tinuturo ko to. Ito, by the way, no, i-plug ko na din yung leadership masterclass. Magkakaroon kami ng, tayo ng ganyan sa Serrano Academia. Yung magtuturo ako about leadership naman. Okay, complete from beginner to advanced na leadership. Leadership na training, bagong leadership, paano maging leader hanggang sa pag may mga member ka na, anong gagawin mo sa mga katulad nito? Diba? Yung mga ganun. So, ito, sample patikim. Kaya abangan nyo yan sa Serrano Academia, yung course na yan. Leadership Masterclass. Alright. So, halimbawa, ilan lang yung member mo? Let's say na 10. No? Pag 10, every other week yung training. Keeping. Kasi keeping na din yun eh. Usually, mahirap kasing ano ngayon, sa panahon ngayon, nasa pandemic pa rin tayo, may pandemic pa din, may COVID pa din, di pa rin naman nawawala. Di na lang natin masyadong pinapansin. No? Pero meron pa din eh, may mga restriction pa din, may mga bawal pa din. So mahirap yung mag-gather, 'di ba? So, pero kung kaya nyo, I do not recommend pa rin. Baka mayari tayo, no? So ano na lang, mga Zoom training, yung Zoom or Messenger rooms, pwede rin yun para libre, no? Yun na eh, every other week lang. Kasi sa 10 lang naman yan. Active ha? Active. Sa 10 lang naman yan. Tapos, the more na nadadagdagan sila, the more na dumadami sila, the more na nagiging frequent siya. Okay? The more na nagiging frequent siya. So, hindi na uubos yung oras mo kasi every other week mo lang siya ginagawa. Majority of your time, nagpo-produce ka lang. Nagbibenta ka lang, nagre-recruit ka lang. Kaya nyo nakikita yung mga ganitong klase ng member. Ha? Isa sa mga reason bakit nyo nakikita, ang konti kasi nila eh. Real talk sa inyong mga upline. Okay? Hindi ko 'to sinasabi, yung mga sasabihin ko sa inyo, hindi ko sasabihin para masaktan ka. Wala naman akong pakialam sa nararamdaman niyo eh. No, sinasabi ko 'to kasi ito yung totoo na alam kong makakatulong sa inyo. Kung hindi niyo gusto, edi huwag kayong manood. No, hanap kayo ng ibang trainer na mabait. Hindi ako mabait eh. Okay? So alam ko ito yung makakatulong talaga sa iyo.
So, kaya nakikita nyo mga ganang klase ng member kasi ang konti kasi nila eh. Napapansin nyo pa eh. Ako hindi ko na napapansin yung mga ganito sa member ko kasi ang dami na eh. At saka hindi ko talaga sila pinapansin kung meron man. Wala akong pakialam kasi malamang sa malamang kung meron akong member na parang boss acne, walang resulta yun sigurado. So anong sense? Ba't ko sila pakikialaman? Bala kayo sa buhay nyo. Hindi na mga, wala silang resulta. Meaning, hindi sila nakakapag-produce. Meaning, hindi ako kumikita sa kanila. So, bakit ako magbibigay ng oras sa inyo? Diba? Bakit ako magbibigay ng oras? Sayang. 24 hours lang yung meron ako. 8 hours doon, tinutulog ko pa. 16 hours na titira. Tapos, magsasayang ako ng oras sa mga ganito. Nagre-recruit ako ng tuloy-tuloy. Hanggang sa mahanap ko yung tao na kabaliktaran yan. Ano, ito yung malupit eh. Yung kabaliktaran yan, hindi kakain sa oras mo. Yung member na committed, yung member na consistent, yung member na may kusa, hindi ka kain ng oras mo yan. Kasi lalapit lang yan sa'yo pag kailangan ka. Hindi ka niyan kailangan everyday. Yan yung mga potential leader. Ang galing nga eh. Kaya nga yun yung maganda eh. Yun, dun ako na-fascinate sa part na yon ng pagiging leader. Kasi pag ganun yung member mo, hindi ka kailangan, nagkukusa, nagpo-produce, passive income ka. Di ba yun naman ang goal natin? Di ang saya. Hindi mo mahahanap yan hanggat hindi ka nagtutuloy-tuloy sa pag-produce. Mag-focus ka sa production mo. Huwag mo silang tingnan, hayaan mo sila. Yan yung way ng leadership ko. Hindi ko naman sinabing iwan mo sila sa ere. Hindi yun ang tinutukoy ko. Basta na i-provide mo na yung mga kailangan nilang matutunan. Ito yung basic, gawin mo to. Bahala ka sa buhay mo kung gawin mo o hindi. Pero yun, ay sinasabi ko sa mga bagong member, ito ituturo ko sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Pag di mo ginawa, di ka kikita. Hindi ko kasalanan yun, kasalanan mo yun. Pag ginawa mo, kikita ka. Hindi ko rin kasalanan yun, kasalanan mo yun. So nasa sa'yo yung choice. Malaya kang pumili. Pero wag kang babalik sa akin. Tapos sisisihin mo ko kasi hindi ka kumita. Kasi alam mo, mapapahiya ka eh. So wala namang bumabalik sa akin. Merong dalawa, naging scammer. Dati kong member na naging scammer. So wala naman ako magagawa sa ganun eh. So yun. I hope nasagot ko yung tanong ni Obet. Power, no? Payaman. Alright, next question tayo. Okay. Next. O nga no, shoutout pala kay Inoy Inoidge. Ang hirap pa ng... Yan ba talagang pangalan mo? Sharer badge. Ayos, power pa yaman. Okay, next question. Okay, sa mga Team Genuine members, wag nyo dito itanong ha. Sa Ethical Nation muna ito. Okay, para sa Ethical Nation ito. Kasi meron tayong Q&A. May sarili tayong Q&A. Okay, pagbibigyan ko muna sila. Okay, next question from Mylen Vallejo. Pag hindi ko nasagot pala yung tanong, i-comment nyo kaagad ha, pag nalampasan ko kasi nawawala yung mga comments eh. From Mylen Vallejo. Good evening coach. Paano mo i-motivate ang bagong downline? Motivate. So meaning, ano bang klaseng motivate? I-motivate mo sila na to. Ay, sasagutin ko na lang parehas para hindi ka na mag-comment pa ulit at hahanapin ko ulit. Okay, motivate na magtuloy-tuloy kasi nahihirapan na, gusto nang sumuko, or i-motivate kasi bago pa lang kasi hindi gumagalaw, di ba? So, anong gagawin mo nga naman kapag gaganon? Hindi ko sila minomotivate. Hindi ako nagmamotivate ng member. Although minsan ang dating motivation eh. Katulad dito mga sinasabi ko sa inyo, di ba yung iba sa inyo, pag nagre-real talk ako, namamotivate kayo. Ayos yun, di ba? Ayos yun. Pero para sa akin, hindi naman motivation yun eh. Para sa akin, yun naman ang totoo. Yan ang dapat kong sabihin. Diba? Yun ang dapat kong sabihin kasi yun ang totoo. Pero hindi talaga ako motivator. Okay? Hindi talaga ako motivator. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Sinasabi ko lang yung facts. Facts yun. Okay? So, hindi ko minomotivate ang member ko. Pinapainawa ko lang sa kanila yung consequence na magiging action nila. Kung ayaw mong gawin, bahala ka sa buhay mo. Iyaman pa rin naman ako eh. Diba yan, palagi ko sinasabi sa kanila na hindi mo tinatrabaho to para sa amin. Hindi mo tinatrabaho to para sa amin, hindi para sa kumpanya, hindi para sa mga nasa taas, hindi para sa amin yan. Kasi trumabaho ka o hindi, kikita pa rin kami. So hindi kami apektado. Sa tingin mo ba, pag hindi trumabaho yung isa kong member, madadown na ako tapos magkukwit na lang ako, ganon? Hindi, kaya nga sabi ko, di ba, ang focus namin, focus ko, is profit producing activity. Recruiting and selling. Okay? Emphasis sa selling and selling. So, both ginagawa namin. Kaya, kikita pa rin talaga ako.
kahit hindi ka gumalaw dyan, wala akong pakialam. Tumatrabaho ka para sa pangarap mo. Ito, isa pang, ano, sa inyong mga baguhan dyan, okay, sa inyong mga 6 months below. Okay, actually, 1 year below, bago ka pa lang eh. Ito palagi niyong tatandaan, ha? Merong dalawang klase ng reason why. Okay? Ang unang reason why, yung reason why na gagamitin mo para ma-inspire ka, para to pa rin yung pangarap mo. Yung ikalawang reason why, yan yung reason why na gagamitin mo bilang excuse. Gagamitin mo bilang dahilan para tumigil ka na lang. For example, nahirapan ako sa business. Pero may anak kasi ako eh. Gusto ko siyang mabigyan ng magandang kinabukasan. Kaya tutuloy ko lang to. Yung ikalawang example, nahirapan ako sa business kasi may anak ako eh. Nahihirapan ako eh kasi yung anak ko ang hirap eh. So tigil ko na lang. Yung isa winner, yung isa loser, aling ka dun? Diba? So tingnan mo kung anong klaseng buhay meron ka ngayon. O yun ang ano, alam mo na kung loser ka o winner ka. Diba? Winner ka, papunta ka, may direction ka pa rin, malinaw pa rin sa'yo na gusto mo matupad yung pangarap mo. Loser ka, edi bahala ka sa buhay mo. Diba? So yun. Okay, so yun ang para sa akin. Sinasabi ko yun sa kanila, pinapaliwanag ko na bago ka pa lang, nagsisimula ka pa lang, hindi to para sa amin. Hindi mo ginagawa to para sa amin kasi hindi kami apektado sa ginagawa mo. Hindi kami, napakaliit na factor lang na epekto. Para sa'yo yan. Para makuha mo yung pangarap mo, kami lang yung nagsilbing gabay para ma-achieve mo kung ano yung gusto mong ma-achieve. Pero nasa sa'yo pa din, 10% lang kami, which is guidance and knowledge, 90% action mo. Okay? Kung ayaw mo, di wag mo. Kasi kung iniisip nyo palagi yung mga member mo, bakit yun si member di gumagalaw? Salit na hinataw mo lang, sana kumikita ka na. And ito pa, isa pang effect niyan. Pag kumikita ka, dun sila nai-inspire. Hindi sila nai-inspire sa mga salita hanggang may limits yan. May limit ang kayang gawin ng mga motivational speeches and words. Di ba? May limit yan. Bakit may limit? Kasi kung hindi ka nila nakikitaan ng resulta, dadating at dadating yung time, eh, sinasabi mo lang naman yan kasi gusto mong umataw kami para kumita ka. Gusto nyo bang mangyari yun kayong mga upline? Hindi naman, hindi ka nakikitaan ng resulta eh. Kasi ang mindset mo, iniisip mo, sa kanila manggagaling yung resulta mo. Mali! Sa'yo manggagaling ang resulta mo, production mo. Diba? Yan yung hindi pinapaliwanag pagdating sa network marketing. Yes, decide ang compensation plan natin, binary, multi-level. Decide yan para kumita ka sa nasa ilalim, sa production na nasa ilalim. Pero that doesn't mean, hahayaan mo na lang sila na mag-produce para sa'yo. Hindi mo sila empleyado. Mag-produce ka ng sarili mo. Sa resulta mo, pag nakita ka niyan sa top earners list ng mga member mo, sa tingin mo di siya mai-inspire, mai-inspire yan sa'yo. Hindi lahat, hindi lahat. Yung iba dyan, loser talaga. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Hindi pwedeng lahat nasa stage. Kukunti lang yung nasa stage, marami taga-palakpak lang. Hindi, ganun talaga, ganun talaga. Pero hindi porket lahat ng hindi porket yung mga nasa baba at pumapalakpak lang, hindi lahat sila, hindi lahat diyan magiging panghabang buhay pumapalakpak. Meron at meron diyan pumapalakpak na inspire na nakikita ka, gagayahin ka. So pero hindi lahat, hindi pa rin lahat. Yung iba diyan gusto lang talagang pumalakpak. Wala tayong magagawa na doon. Hindi na natin control 'yan. Isa sa mga natutunan ko ay wag na ako magbigay ng kahit nakatiting na oras sa mga bagay na hindi ko naman kayang kontrolin, like my members. Mga downlines ko, hindi ko sila kayang kontrolin. So, hindi ako nagbibigay ng kahit na anong oras para subukan na kontrolin sila. Malaya silang gawin kung anong gusto nila. As long as ethical naman yung ginagawa nila, hindi ako makikialam. Bahala kayo dyan. Yeah? Pero hindi ibig sabihin, iniwan ko sila sa ere. Kasi kompleto kami ng 5Ms. Yung 5Ms, mamaya matututunan nyo yun sa Walang Power and Bootcamp. Meron akong nilagay na link dyan. Hanapin nyo na lang mamaya. So, yun ang ibig kong sabihin. Okay? Kung nagpo-produce ka, nakita ka sa top earners list, di ba? Hindi na sa top earners list, kahit nag-produce ka lang, kumita ka ng mas malaki kumpara sa kinikita ng empleyado, di ba? Hindi naman kailangan super yaman mo na bago ka makapag-inspire ng tao, ng member mo. Yung nagbabago na yung buhay mo. Yung kahit pa konti-konti, nakabili ka ng bagong smartphone, nakabili ka ng bagong laptop, di ba? Nakikain mo sa labas yung pamilya mo, di ba? Sa resulta na meron ka, kumita ka ng 10,000, 5,000 isang linggo. Na kinikita usually ng empleyado niyan 2 weeks, 15 days. Di ba? So yung mga ganun, meron sa mga member mo, mai-inspire sa iyo.
gagayahin ka. O yan yung mga dapat mong bigyan ng oras. And ulitin ko, ironically, hindi nila kailangan ng oras mo. Ang galing nga eh. Nakakatuwa. Kasi yung mga tamang tao sa ilalim mo, hindi sila kakain ng oras mo. Kasi magkukusa sila. Tatanungin ka lang nila, Aplen, anong gagawin ko? Ganda-ganda. O sige. Kaya mo na. Tapos produce ka ulit. Benta ka ulit. Recruit ka ulit ng bago. Paulit-ulit lang. Doon lang nakafocus. Nung naintindihan ko yan, doon lumaki yung grupo ko. Doon ako nagkaroon ng malaking passive income. Doon ko na-achieve first million ko. Nung naintindihan ko tong sinasabi ko na to sa inyo. Kapag naintindihan mo rin yan, magiging mas madali. Hindi talaga mas madali eh. Nagiging madali siya kasi hindi na masyadong stressful. Okay? Nagiging madali siya kasi hindi na stressful. Hindi mo na iniisip yung mga ganyan. Paano i-motivate si downline? Si downline na nadadown, gusto na mag-quit. Bahala ka. Ang sinasabi ko lang sa mga member ko kasi meron kaming rule sa amin, sa team namin, na bawal kaming sumali sa ibang network marketing. Okay, hindi pwede sa amin yun. Kasi nga, parang tanga lang eh. Di ba? Parang may dalawang religion. Parang tanga nun. Kasi iba't syempre magkaiba pinaniniwalaan. Basta sumali ka sa ibang company, doon ka na. No, di ka naman namin pipigilan, hindi ka naman namin ma-mindsetin. Hindi naman namin sisiraan yung ibang kumpanya. Babala, doon ka na, malaya ka mag-decide, pero wala nang balikan. Yun ang sinet ko na rule, simula't simula pa lang, alam na nila yan. So pag merong magkukwit, tapos bilang nagpapaalam sa akin, sabihin ko, as long as wala kang ibang sinasalihan na ibang MLM or wala kang nilalabag sa rules ng team natin, pwede kang bumalik kung gusto mo. Hindi ko sila pinipigilan, hindi ko sila minomotivate. Sayang ang oras ko. Makukuha ko pa rin yung pangarap ko, sila naman yung hindi makakakuha eh. Okay? At saka paulit-ulit ko rin nire-remind sa kanila na pag kung gusto nyo mag-quit, mag-quit na lang kayo. Hindi nyo na kailangan magpaalam sa amin. Magpaalam kayo dun sa mga pangarap nyo. Doon kayo magpaalam. Kasi yun yung mawawala eh. Hindi naman pangarap namin. So walang reason para magpaalam sa amin. Mag-quit na lang. Walang problema. Okay? Basta yun nga, kung basta wala ka nilabag sa rules namin, pwede ka naman bumalik kung gusto mo. Pwede mong i-try ulit. So, may mga ganun ako na members. Biglang mawawala, mag-quit. Hindi ko naman sila napapansin. Hindi ko napapansin kasi nga, hindi naman ako sa kanila nakafocus eh. Sayang ang oras ko. Hindi ako kikita doon. Napaka-practical na sinasabi ko at yung iba sa inyo, baka isipin nyo harsh. Yan ang realidad. Kaya hindi ka kumikita kasi sa tingin mo harsh. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Power ba? Power, payaman. Alright, yan. So, I hope nasagot ko yung tanong ni Mylen. Mylen ba? Tama pangalan. Okay. So, yun. Hindi ako galit, ha? Nagpapaliwanag lang. Ganito talaga ako mag-train. Alright, next question na tayo. It's already 8:37. Okay, next question from Tayaban Mayriza. Paano po ba i-handle yung mga prospect na daming magtanong? So, daming magtanong at mainitin ang ulo? Hindi ko sila hinahandle. Next. Okay, next. Recently nga lang meron akong kausap eh. Meron nag-message sa akin na gustong sumali tapos tawag dito, naninigurado daw siya. Okay, naninigurado daw siya. Prangka naman akong tao. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman sisiraan yung pangalan ko para sa magkano lang. Okay, hindi ko sisiraan yung pangalan ko para sa magkano lang. Kasi payment first kami pag mag-join sa amin. Sabi niya sa akin, eh hindi sapat yan na ano na rason. Sabi ko, eh di hanap ka na lang ng iba. Hindi ko kawalan yan. At hindi ko to ginagawa kasi yung iba sa inyo iisipin, eh kasi ikaw, ano ka na eh, top earner ka na eh, nag-millionaires club ka na eh, kaya nasasabi mo yan. Hindi po. Nung nagsisimula ako nung walang-wala pa ako, sinasabi ko na rin yan sa mga prospect ko. Doon pa lang pre-practice ko na. Pag pinakitaan ako ng hindi ko gustong attitude, yun, hanap ka na lang ng iba. Marami pa naman diyang iba. Pre-practice ko na noon pa lang, kahit nung mga panong nagsisimula pa lang ulit ako na sa pagiging ethical networker. Pre-practice ko na yung sarili ko na ganun. Nagmamayabang, nagmamataas, nagmamagaling. Eh, hindi ka pwede sa team namin. Hanap ka na lang ng iba. No? Kasi, kung tatanggapin ko siyang, iniisip ko lang pera. Unang-una sa lahat. Ikalawa, siya rin yung sisira sigurado sa grupo namin. Kasi ganung klase ugali meron siya eh. Nagmamagaling na kagad, mainitin ang ulo, mainipin. Ganun, sisirain niya ng grupo. Bakit? Paano mangyayari? So for example, pinasali mo yung mga ganyang klase ng tao, mga makikitid ng utak. Pinasali mo.
may mga GC, syempre, di ba? Normal yan, GC, pinasok mo doon. Tapos nagpasali ka na madami, dumami kayo. Eh, since mainit na ng ulo niyan, pwede siyang magwala doon sa GC. GC na to. GC. Babayrosan niya lahat ng mga member mo doon, na matitino. Yung ganyan ako mag-isip noon pa. Sabi nga ni Stephen Covey sa libro niya, begin with the end in mind. So, hindi ako nagpapapasok ng mga gantong klase ng tao sa grupo ko. Nagsisimula pa lang ako kahit wala pa akong kinikita. Hindi pa ako kumikita ng malaki. Sabi ko, nung bubuoyin ko yung grupo ko, yung Team Genuine, hindi ako magpapapasok ng mga ganyan. Wala akong pakialam sa pera nila kahit 51 accounts pa kunin yan. Wala akong pakialam sa pera mo. Kahit mas pipiliin ko pa rin yung may tamang attitude na hindi marunong, hindi magaling, kaysa dun sa napakagaling, sa sobrang galing, diba? Kabaliktaran, sobrang galing, walang humble attitude. Mas pipiliin ko to, yung hindi marunong, hindi magaling, humble attitude. Kasi yung skills na ituturo, yung attitude, ang hirap. Madaling maituro ang skills, halos copy-paste lang yan eh. Hindi ko isasacrifice yun. Yes, kung isipin mo na may gift, pwedeng kumita kagad ako sa ganito, pero sisirain mo ng grupo ko eh. Ang grupo ko is built, hindi nga lang grupo ko, itong Ethical Nation is built with principles. Ang pundasyon is may prinsipyo, ethical na pamamaraan. May moralidad. No? So, hindi ko hahayaan na yung mga ganitong klase ng tao makakapasok sa grupo ko. Kapag meron nakalusot, tinatanggal ko kaagad. Wala akong pakialam, bawin mo pera mo, bawin mo. Pakialam ko dyan. Diba? So, yun. Kaya strict ako sa ganyan at palagi ko sinasabi sa mga leader. Alam ng lahat ng members ko yan. Huwag ka papapasok ng mga ganito. Diba? Kasi may mga, ito yung mga walang patutunguhan sa buhay. Okay? So yun. Kaya next na, pag may mga ganyan, may mga attitude ka agad, it's either binablock ko yan kapag ka nangungulit or di ko na kinakausap ulit. Alright? So yun. Power ba? Payaman? Okay, next question. Mayroon ako nakita dito eh. Wait lang. Okay, so by the way, maraming salamat doon sa mga nagtanong ha. Okay, dahil doon sa tanong nyo ay, dahil doon sa mga tanong nyo, maraming natututunan yung ibang nanonood lang. Okay, so mga malakas ang loob na nagtatanong. Okay, from Elmir. Paano po ang tamang mag-mindset sa invite? Hindi ako nagma-mindset ng invite. Meaning kasi nito is yung ano, ma-mindsetin mo muna. Usually kasi, kaya ginagawa ito, ha? Sana naman mali ako. Sana hindi mo yun, Elmir, ginagawa. Imi-mislead mo sila. Tapos sasabihin mo na, ano, sana hindi. I believe hindi naman. Mi-mislead mo sila, sasabihin mo kung whatever na term ang gagamitin mo para ma-presentaan mo ng business or ma-invite mo. Tapos pagdating dun, tsaka mo ima-mindset na magandang negosyo, magandang networking, hindi kami pyramiding, blah, blah, blah. Waste of time. And napaka, ano, unang-una sa lahat, unethical yun kasi misleading. Dalawa, unprofessional yun kasi misleading. Diba? Yan ang sumisira sa industriya natin, yung mga ganyang gawain ng mga makasariling networker. So, kaya ang nangyayari, ima-mindset. In other words, i-brainwash. Diba? Kaya hindi ko to ginagawa. In-offer namin yung business. Ayaw niya, diwag. Direct to the point. Kaya hindi kami nag-mindset ng mga ganyan-ganyan. Kung ayaw niya, wag. Follow up na lang. Alright? So, yun. Okay, next question. From Eloisa. Eloisa O'King, may isa po ako napasali na sabi ko naman po sa kanya na hindi magiging madali pero nag-quit na po siya agad, wala pang isang buwan. Ano po sa tingin niyo yung dahilan? Hindi lang talaga siya, eto ha, pag nag-quit ang isang member, huwag niyo agad siyang huhusgahan kasi meron dyan yung mga nadadala lang sa emosyon. Baka nga meron sa inyong ganun eh. Di ba, ang bilis mong mag-quit tapos andito ka pa rin. Di ba, bigla kang babalik. May mga ganun eh. Diba? Nadadala lang sa emosyon, may mga ganun. So, huwag nyo kaagad silang huhusgahan na nag-quit, di na babalik. Yan. Okay? Uulitin ko, yung focus nyo dapat nasa profit-producing activity. Kung ang dami mong nire-recruit, ang dami mong pinoprospect, di mo mapapansin yung mga ganyan. Diba? Nag-quit siya. Yun nga, sabihin mo sa kanya kung gusto mong bumalik, sabihin mo lang ako, message mo lang ako, kung sakali man magbago isip mo, ganun lang, next.
Sa 100 million na populasyon ng Pilipinas, hindi yan kawalan. Di ba? O, ano ulitin ko, hindi porket nag-quit sila na ganun is mag-quit na forever. Hindi naman eh. Merong iba dyan na ginagamit lang nila yung pag-quit kasi nadadala lang ng emosyon. May mga ganong klaseng tao. No? Meron talaga na naging habit, meron sa kanila, naging habit na yung pag-quit, pag nahirapan, tigil na agad. May mga ganong klase ng tao. Pero wag natin isara yung opportunity para sa kanila. Or wag natin isipin na quitter na sila pang habang buhay. Meron at meron magbabago dyan. Pero hindi natin sila hihintayin. Yun ang key point doon. Okay, bilang upline, hindi mo sila hihintayin na bumalik. Next, agad. Ito ha. Pag ako nagkaroon ng bagong direct, no, hindi ko pa siya na-encode, next na kaagad. Next prospect na kaagad. Hindi naman natatapos yung kinakausap eh. Di ba? Hindi ako umaasa. Wala akong expectation sa mga member ko. Yes, gusto ko na umasenso sila. Pero hindi lahat eh. Hindi talaga lahat eh. Pero hindi ako nagbibigyan ng expectation sa kanila na hataw ka ha? Payaman ka ha? Naniniwala ako sa'yo. I-expect ko, yayaman ka. Hindi ako ganun. Hayaan ko siyang gumalaw ng kanya kasi meron naman nga kaming 5Ms. May sistema naman kami. May training in place. Hayaan ko siyang dumaan doon. Pag ginawa niya yung lahat, nalampasan niya, nakitaan ko ng production kasi nakikita naman yan eh. Doon nakitaan ng production, tapos nalampasan niya, nag-upgrade siya ng package, nag-multiple accounts, ganyan. Tapos naging leader or whatever, nagpo-produce. E di, yun, doon ko lang malalaman na ayos, power, di ba? Doon ko lang malalaman. Pero hindi ako mag-expect ng kahit na ano sa member ko. Wala, zero expectation. Next na kaagad ako. Okay? Next prospect na kaagad ako. Kahit hindi pa nga sila sumasali, next na kaagad eh. Di ba? Kasi sayang ang oras sa kakadrama, sa kakaisip pagdating sa kanila. Di, kahit naman anong isipin mo, di ba? Kahit na naman anong gawin mo, kung ayaw niya, ayaw niya eh. Di ba? Katulad nga nung sinabi ko, sayang yung oras, ma-stress, kaya tayo na-stress kasi pilit natin kinokontrol yung mga bagay na hindi naman natin dapat kinokontrol. Eh yung profit producing activity, yung pag-approach mo sa prospect, pag-present mo ng business, pag-penta mo ng product, control mo ba yun? Di ba? Oo. Yun lang yung control mo eh. O di yun ang gawin mo. Power. Ayos ba? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Okay, next question. So I hope na sagot ko yung question na yun. Payaman no? Okay, it's already 8:47. So siguro mga 2 questions na lang to. Alright. Next question from... Meron ako nakita, nasa na yung mahula. Okay, from Dominic Baltasar. Paano mag-presentation sa prospect? Any tips mo? Meron akong ginawang video about dito sa YouTube, paano mag-present. Pag sinin ka, next. Tapos ilagay mo na lang siya sa prospect list mo for follow-up. Meron na rin yata akong ginawang video about follow-up, di ba? O hindi ko pa napopost. Tingnan nga natin, follow-up. Meron nga. Meron follow-up. Alam ko meron pang bago kong idadagdag dito sa follow-up. May dalawang videos ako about... Ay, hindi pala about follow-up yung isa. Question lang pala yun. Pero isa, meron akong video paano mag-follow-up sa prospect. Dadagdagan ko pa to yata. Alam ko may nirecord ako na ganung topic eh. Follow-up. So, kung sinin ka, next. Ay, di ba? Ganun lang naman kasimple yun. No? Ang kaya natin kontrolin is yung presentation natin, yung pag-approach natin sa kanila, yung pagbenta ng product, yun ang kaya natin kontrolin. Pero ang control nila, yung decision nila. Hindi natin kayang makontrol yun. Kaya lang natin i-influence, pero that doesn't mean na oo na lang sila. So sa pamamagitan ng follow-up, usually, halos na, personal experience, 97 to 98% ng prospect, hindi sasali, hindi bibili agad. Keyword, agad. Agad. Keyword. So meaning, may chance pa din na bumili sila in the future. Sumali sila in the future sa pamamagitan ng follow-up. Kaya nga sabi, di ba, the money is on the list, the fortune is in the follow-up. Ang kayamanan nasa follow-up. Ang pera nasa listahan, prospect list. Ang fortune, kayamanan, nasa follow-up. Ang dami kong members dito sa grupo ko, tapos mga naging leaders na din yung iba, na ang tagal bago sila nag-decide na sumali sa grupo ko. Inabot ng 2 years, 3 years, alam ko may 5 years pa eh. 5 years! Kung di ako nagkakamali, 5 years o 4 years?
Nagulat ako nung kinento nila sa akin. Doon lang doon ko nalaman. Hindi ko naman kasi sila hinihintay eh. Nagpa-follow up na lang ako. Nagpa-follow up lang ako. Ilang ginagawa ko. Pero hindi ko sila hinihintay na sumali. Kasi madami pa naman akong ibang ginakausap. Power? Okay, so yan. I hope nasagot ko yun. Next question. Okay, shoutout sa mga bago dito, no? Jacob from Las Piñas, ayun si Mary Ann, Arlene, Marianne, Levy. Okay, si Levy, tanong niya. Ano po yung binago at ginawa niyo para kumita at maging successful sa network marketing? Maraming, napakaraming mababaguhin. Hanggang ngayon may binabago pa din ako sa sarili ko. May in-improve. Walang katapusan to. Okay, pero meron lang magkakaibang, iba't ibang level lang. Okay, iba't ibang level lang. Kumbaga parang sa laro. Parang sa laro lang yan. Palagi ko ginagamit. Kasi napakagandang analogy ng laro eh. Ganon din sa buhay eh. Parang laro lang din. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo siseryosohin kasi laro lang naman. Hindi ganon eh. Iba yung laro ng buhay eh. The more, sa paglalaro, ba lang, naglalaro ka ng Mario kasi halimbawa sa inyong mga millennial. Hanggang ngayon naman, may Mario pa din. May laro nga ako sa Switch ko na Mario eh. Hindi naman nawawala si Mario. Sikat na sikat pa rin. Mas matanda pa nga yata sa akin si Mario eh. Diba? The more na tumataas yung level mo sa Mario na nalalampasan mo, kailangan gumagaling ka ng gumagaling. Kasi hindi mo malalampasan yung level hanggat hindi ka mas magaling dun sa level. Diba? I hope naiintindihan mo yan. Diba? Paulit-ulit kang mamamatay, malalaglag, matatalo ng kalaban. Diba? Pero pag hanggat nagtatry again na nagtatry again ka, kasi wala namang katapusan eh. And depende na lang kung saan ka naglalaro. Pag sa arcade, may katapusan yan. Kasi may binabayaran, may hinuhulog ang piso-piso. Pero pagka yung sa mga handheld console, di ba? Sa PlayStation or whatever. Walang Mario sa PlayStation. Sa Switch, Nintendo Switch, ganyan. Hanggat walang katapusan yung try again eh. Hanggat nagtatry again ka na nagtatry again, makakabisado mo rin paano mo ito malalampasan na level na to. So sa kakatry again mo, may binabago ka, di ba? May ina-adjust ka, what if try ko naman to, ganun din sa buhay ba? Ang pinaka sisimula, kasi I believe majority dito sa inyo is mga baguhan, less than a year, no? Ang pinakang kailangan na ma-improve, mabago sa simula, yung sinabi ko kanina, yung takot mong ma-reject, yung takot mong magkamali, yung takot mo sa opinion ng ibang tao, sa sasabihin ng iba. Mahirap yan, okay? Hindi ko sasabihin, oh, dali lang yan, easy, dali ko lang nalampas. Hindi, mahirap. Ay, totoong mahirap talaga yan. Pero hindi ibig sabihin, ang sabi ko mahirap, hindi imposible. Mahirap talaga yan, pero hindi imposible. Nagawa namin eh. At marami kami. No, sobrang dami namin nakagawa. Okay? Yung takot sa rejection. So, paano mo siya ma-work out? Pag palagi mo siyang na-experience. Okay, doon mo siya doon ka masasanay. Pag palagi mo na siyang na-experience, palagi mong naranasan, palagi mong na-encounter, ganyan. Diba? Doon ka masasanay na magbago, na maayos. Na mawala yung takot na yun. Kasi kumbaga parang sa paggigitara, kung may basa nyo nagigitara dyan. No? So, nung naggitara, kasi bumili ako recently, bumili ulit ako ng gitara. Tapos tumugtog rin ako, natuwa ako, marunong pa ako tumugtog. Yes. After all those years, ang tagal kong hindi tumutugtog. Hindi ako magaling, marunong lang. So, tumutugtog ako sa gitara. Kasi ang sakit. Kasi acoustic gitara ko, bakal. Sakit. Sabi kong hapdi. Pero tuloy-tuloy lang ako. Naintindihan ko kasi ganun talaga eh. Kasi nag-gitara na ako noon. Masakit talaga. Alam mo malupit? Kasi nga, dati na ako nag-gitara. Yung tagal kong tumigil. So, ibig sabihin na wala na ulit yung mga kalyo sa daliri ko. So, ngayon, gumagawa ulit ako ng bagong kalyo. Ang sakit ang hapdi. Panginihiwa yung daliri. Pero kailangan kong magawa yun kasi gusto kong marinig yung tugtog ko eh. Ang sarap sa pakiramdam eh. Alam niyo yan, kayong mga musician. Ang sarap eh. Ang sarap pag nakikinig mo yung tugtog mo eh. Diba? Kaya minsan pamali-mali. Diba? Ganun talaga sa simula. So, ganun talaga. So, kailangan kong i-overcome yun, yung sakit na yun. Pero kapag kasinukuhan ko, ayoko na, sakit eh. Edi wala na. Ganun lang kasimple. So, sa pagdating sa network marketing, hindi naman physical natin yung nasasaktan eh. Yung emotion. And napaka-powerful yun kapag nalampasan mo. Kasi the rest, sabi ko nga, katulad nga sinabi ko sa inyo, pag nalampasan mo na yung takot sa rejection, yung takot sa pagkakamali, yung takot sa opinion ng ibang tao, pag nalampasan mo na yung tatlo na yan, the rest ang dali na. As in, ang dali na. No, kasi, wala na eh. Wala na yung mga yun eh. Yan yung mga
Para sa akin, yan yung big three na pumipigil sa success ng isang tao. Pero pipigilan ka lang yan kung hayaan mong mapigilan ka. Ikaw pa rin, nasa sayo pa din. Masyado kang concerned sa inisip ng ibang tao. Katulad ng sinabi ko, mahirap. Pero wala na, mayroon bang madali sa simula? Nung unang beses ka nagbike, nagnunuhins ka na kagad, nagti-360 ka na kagad, ganun. Nung unang beses kang maglangoy, very first time, no? Nagba-butterfly ka na kagad, first time. Nung unang beses kang natutong magluto, 'di ba? Pang gourmet kitchen na kagad yung level ng pangluto mo, pang America's Next, ano ba 'yon? Yung kay ano, Gordon Ramsay. Ganun na ba yung level ng pagluto mo first time? Hindi naman eh, kahit yung may mga talent, kahit first time sila nagluto, nasusunugan. Masyadong maalat, masyadong matabang. Lahat ng first time, lahat ng simula, mahirap naman talaga. Meron bang madali? Di ba? So, ganun din pagdating dito sa negosyo natin. Kung nahirap ba kasi nagsisimula ka pa lang, okay yan, tuloy-tuloy mo lang, nagiging madali siya, hindi dahil madali. Sa totoo lang, hindi siya nagiging madali in a sense na madali. Nagiging madali kasi sanay ka na. Nasanay ka. Yun ang totoong term. Nasanay ka na lang. Kasi kung sasabihin mo siya madali in itself, bakit nahihirapan yung iba? Bakit ang dali kong sabihin sa inyo? Ang dali kong sabihin sa inyo kasi sanay na ako. Yun yun. Kaya hindi naman talaga madali yung hindi naman talaga nagiging madali in itself. Nasasanay ka lang talaga. Kumbaga, nakakalyuhan ka na. Kalyo na eh. Wala ka na nararamdaman. Kahit anong sabihin nila, ay di ka asenso dyan. Okay, sige. Kalyo ka na eh. Kumbaga yung utak mo nakalyuhan na. Yun ang magandang kalyo. No, hindi naman literally speaking, baka magpa-check kayo ng utak kung may kalyong. Hindi 'yun ang ibig ko sabihin. I know nagigets niyo naman kung anong sinasabi ko. All right? So, 'yun lang. Pasensya na doon sa mga hindi ko nasagutan na tanong kasi time's up na po tayo. No, meron pa akong training after nito. Bawi na lang po tayo next Friday 8 PM Philippines time. Kung hindi ko nasagutan 'yung tanong niyo, hintayin niyo ako ulit next Friday. Kayo 'yung mauna. Mag-set ka na ng alarm sa cellphone mo na every Friday, 8 PM, alas 8 ng gabi, Philippines time, na merong Q&A session. Para ikaw yung una magtanong, kapag ikaw una nagtanong, hindi ikaw yung una kong sasagutan. Alright, so I hope marami ako naitulong sa inyo. I hope na marami kayo natutunan sa ating Q&A session tonight. Power, no? Okay. By the way, meron pa akong mga additional resources na pwede nyo tingnan. Yung Unlimited Prospects Handbook, meron rin ako ng Overcoming Objection, paano mo sasagutan lahat ng objection ng prospect mo. Makikita nyo lahat yung description kung pinapanood mo tong live na ito, replay nitong video na to sa Facebook. Nasa taas yung description, nandun yung mga links. Pwede rin dito, may nakikita kayo diba na gumagalaw na letra dyan. May link din dyan. Kung pinapanood mo to sa YouTube, nasa ilalim yung description, hanapin nyo lang yung mga links doon. So, ayun, marami kayo natutunan. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye and God bless. Kita-kits next Friday.